Pinangangambahang umabot na rin sa Batangas ang oil spill na nagsimula sa Oriental Mindoro. Pero merong isang white beach sa probinsya na himala raw nakaligtas sa oil spill. Magbabalita, Simon Gualvez. Halos araw-araw pinapalitan ng mga residente ang palapa o dahon ng niyog na ginagamit nila bilang improvised oil spill boom sa Bihiya Beach sa Barangay Misong sa Pola, Oriental Mindoro. Mula nang lumubog ang MT Princess Empress, nilatag nila ito kaagad para raw hindi umabot sa Pampang ang tumagas na langis. Pero tila isang milagro raw ang nangyari. Nung dumating na itong natanawan dito sa dagat na ito, yung langis na papasok sana dito, mabuti na lamang nung panahon yon may mga malakas ang hangin, malakas ang alon. Talagang pinag-aadya itong lugar namin, itinaboy palayo. Little Bora ng Mindoro kung tawagin itong Bihiya Beach dito sa bayan ng Pola dahil sa maputi at malapulbos itong buhangin, idagdag pa ang napakalino nitong tubig. Pero kahit nakakapang-akit na maligo at wala naman nakikitang langis, hindi pa rin munang pinapayagan magtampisaw dito hanggat may oil spill pa rin sa ibang bahagi ng karagatang sakop ng bayan ng Pola. Karaniwan pa namang dinarayo ang Bihiya Beach tuwing Marso, kaya ang tinderang si Aling Rosalinda kamot ulo. Nito lamang Pebrero siya nagbukas uli ng tindahan mula nang magpandemya. Hindi pa nga siya nakakabuelo, lugi agad. Kakukuha lang namin ng 25,000 nilaman namin dito. Ay 500 po ang araw nun. Ay ngayon po ay wala na kaming kwan. Ilang araw lang po kami nakapaghulog at wala na pong napasok na turista eh. Siguro dahil sa gigil na rin ng ilan, halos kung ano-anong pupwedeng panipsip na ng langis ang ginagawa nila kahit hindi pa talaga nakakarating sa lugar nila ang oil spill. Sina ate, pinagdugtong-dugtong na mga lumang damit na donate sa simbahan. Talaga pong doble-doble ang buhol nito para po sakaling dumagsak po ang langis ay talaga pong hindi siya matatanggal sa buhol. Nag-init naman ang ulo ng mga taga-LGU sa ginawang coastal cleanup drive sa Pola noong Biyernes. Todo postura na kasi nakapipi ang mga residente para maglinis pero hinarang sila ng Philippine Coast Guard. Yung gamit nyo, anong gagamitin nyo? Maglinis kayo, nakaganyan kayo, PPA. Sige, nandyan na yan. Magpapadampo tayo ng basura, anong lalagyan nyo? Dapat ang mag-provide si Harbor Star kasi yun ang usapan sa meeting kahapon na lahat ng gamit na kailangan dito, sila ang mag-provide. Late na rin kasing dumating ang mga kontraktor na kinuha ng may-ari ng lumubog na MT Princess Empress. Inis din tuloy si Gov. Walang dahilan kung na madidelay. Pag na-delay pa sila, malaki na ang kanilang negligence na sasagutin sa probinsya namin. Nauna ng sinabi ng UP Marine Science Institute sa One Balita Pilipinas na may mga na-oil spill down na pwede namang pabayaan na lamang. Yun nga lang, dahil daw sa humihinang amihan, pinangangambang umabot sa Verde Island sa Batangas ang oil spill pagsapit ng March 16. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.